Alis na. Bawali ka na. Hey, ano mo guli? Dignan sa kita. Ano men? Okay na ba yan? Okay. Basic na ba? Men, ako din hindi kita narili men. Basic na. So ayan mga bro, magandang araw sa inyong lahat. Muli maraming salamat sa Diyos dahil meron ulit tayong pagkakataon para makapag-share sa inyo ng mga tutorial at videos patungkol sa ating mga motor. Ngayon araw mga bro, wala muna tayong tutorial. Pero sasagutin ko lang yung nagtatanong sa akin, ano daw yung ibig sabihin ng running clutch or dragging clutch? So isang maikling video lang mga bro kung ano ang ibig sabihin ng running clutch. Siyempre mga bro, bago natin umpisahan, Bible verse muna tayo. Ang Bible verse natin ngayon araw mga bro is nakasulat sa Kawikaan 3:25-26. Ang sabi dito mga bro, huwag kang matakot ng biglang pagkatakot, ni pagkabuwal man ng masama pagka dumarating. Sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala at iingatan ang inyong paa sa pagkahuli. So ayan yung ating Bible verse. Siyempre mga bro, bago natin umpisahan, kung mahilig ka sa mga ganitong video, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po lagi kayong updated kung meron tayong mga videos na i-upload. Bale mga bro, meron tayo ditong Raider 150. Kung napansin nyo, ito yung motor na inayos natin yung starter. Tapos, ang isa pang problema nito is nagra-running clutch siya. So, ano nga ba yung ibig sabihin ng running clutch mga bro? Ang ibig sabihin ng running clutch mga bro, kahit nakapisil kayo sa clutch, pag nakakambyo kayo, tumatakbo yung gulong nyo. Diba mga bro, maraming possible na caution, pwedeng lining, pwedeng yung hub, yung inner hub o yung clutch hub na tinatawag. Pero mga bro, hindi natin masusolusyunan ito ngayon. Sasabihin ko lang doon or ipapaliwanag ko lang sa inyo kung ano ba yung ibig sabihin ng running clutch. Kasi marami nagtatanong sa akin, bro, ano ba yung ibig sabihin ng running clutch? Ayan mga bro, mas maganda i-actual natin kasi meron tayong motor dito na running clutch talaga eh. Ang isang running clutch na motor mga bro, pag malala na yung tama niya, napakahirap nito lalo na kung traffic. Kasi pwede siyang mag-cause ng accident mga bro kasi ang nangyari diyan kahit nakapisil kayo sa clutch, tumatakbo yung motor nyo kahit naka-clutch. Halimbawa, naka-premiera ka tapos nakapisil ka sa clutch, tumatakbo yung iyong gulong. So, di ba mga bro? Kaya kailangan nyo mag-brake para hindi umabante. E paano pag nakalimutan nyo, di ba? Baka mabangga nyo yung nasa unahan nyo. Kaya mahirap mga bro yung motor na running clutch or dragging clutch, sabi ng iba. So, yun nga mga bro, para mas maintindihan nyo palalo, i-actual natin. So, buksan lang natin, ano. I-start muna natin, mga bro. Yan. Kung nakita nyo, umaandar na, diba? Ngayon, susubukan natin i-premiera. Tapos, meron tayo ditong artista. Yan, mga bro, ha. Wag muna, Ben. Yan. Kung napansin nyo, mga bro, yung gulong hindi umiikot kasi naka-neutral yan. Naka-neutral, ibig sabihin, naka-pre-wheel siya. Walang nangyayari, hindi umiikot yung gulong. Ngayon, itatry natin i-premiera, mga bro. Yan. So, pisin nyo lang clutch. Wag mo bibitawan. Wag muna bibitawan lang, ano. Yan, kung napansin nyo mga bro, nakapisil yung clutch, tapos premiera, tayo mag-premiera. Yan, diba mga bro? Yung gulong umabante, pero yung clutch nakapisil. Yan yung tinatawag mga bro na running clutch. So, ang pwedeng may tama dyan, yung inner hub ng clutch, or yung clutch hub na tinatawag, pwede rin lining lang. So, yan, okay na? Thank you sa ating artista. Ganun lang mga bro yung ibig sabihin ng running clutch, na kahit kayo nakapisil sa inyong mga clutch, tumatakbo yung inyong gulong. So napakahirap niyan mga bro pag malala na yung tama. Meron kasi mga bro na running clutch, hindi pa kayang patakbuhin ang motor pag may nakasakay na tao. Ibig sabihin, nabibigatan pa siya. Meron naman mga bro na running clutch na kahit may nakasakay na tao, talagang umaabanti talaga siya. Ibig sabihin, malala na yung tama. So ayan mga bro yung bibigyan natin ng mga solusyon pero hindi muna ngayong araw na ito kasi meron tayong pupuntahan. So i-check natin yan mga bro yung kanyang clutch hub o yung housing, baka meron ng mga tama. Yung mga groove mga bro kadalasan yung kinakain na talaga eh. So ayan mga bro, hanggang dito lang yung video natin. Isang maikling video, sana nakatulong sa inyo. Kung meron pa kayong gustong itanong, huwag niyong kalimutan i-comment at malay mo alam natin, sasagutin natin yan.